Mga minamahal kong kabataan, Happy Easter! At sana talagang bagong simula ito para sa atin. Noong unang Easter Sunday, nagpakita ang Panginoon sa mga alagad at sabi niya, "Receive the Holy Spirit," and He breathed on them. Sapagkat ang Espiritu ay hininga at ang hininga ay buhay. Alam natin ang mga symptoms ng coronavirus. Uubuhin, lalagnatin, at kung serious na ay nahihirapang huminga. Ang hininga ay tanda ng buhay. At Diyos lamang ang pinagmumula ng lahat ng hininga, Diyos lamang ang pinagmumula ng lahat ng buhay. Manalangin tayo, sana ngayong Easter Sunday, hingahan tayo ni Jesus ng Kanyang Espiritu upang tayo na nahihirapang huminga dahil sa coronavirus ay magkaroon ng luwag ng paghinga at magkaroon ng luwag ng buhay at kapayapaan. Sabi niya, "Peace be with you, receive the Holy Spirit." Gaano tayo katagal pwedeng magpigil ng hininga? Yung mga magaling lumangoy, matagal. Yung mga hindi marunong lumangoy, sandali lang. Pero lahat tayo mayroong kakayanang magpigil ng hininga. Sa katunayan, isa yun sa mga exercise, pampatibay ng baga. Magpigil ng hininga para makita mo hanggang saan ang kaya mo. Pero hindi tayo pwede magpigil ng hininga habang panahon. Kasi kapag hindi ka na huminga, mamamatay ka na. Pero saan ang gagaling ang hininga? Humihingi tayo ng hininga galing kay Jesus. Pero ang tanong ay, binibigyan ba natin si Jesus ng pagkakataon na hingahan niya tayo? Ang ibig sabihin, if you're asking the Lord for the breath of life, the question is, are you giving Him a chance to breathe on you? Kailangan, bigyan natin siya ng pagkakataong hingahan tayo. Kailan nangyayari yun? By prayer. Prayer is the air of the soul. Prayer is the oxygen for our lungs. At ngayong pagdiriwang natin ang bagong buhay ng Panginoon, isa sa mga pangako sana natin ng Holy Week ay, I will always find time to speak with the Lord, to listen to the Lord, at habang hinihingi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan po ninyo ako ng buhay. Iligtas po ninyo ako sa pagkakapos ng hininga na dala ng coronavirus. Kailangan naman ay bigyan natin siya ng pagkakataong hingahan niya tayo. Sapagkat ang hininga ni Jesus para sa atin ay hininga ng buhay. Ano bang hinihinga mo? Kapag huminga ka ng carbon monoxide, ay dahan-dahan kang mahihilo, sasakit ang ulo, at magkakasakit. Pinsan, humihinga nga tayo, pero carbon monoxide naman ang hinihinga natin. Hindi hininga ng buhay, kundi hiningang madumi. Hiningang may usok. Hiningang may carbon. Hininga ng demonyo. Hininga ng demonyo. Kailangan nating alalahanin na merong hininga ang demonyo, hiningang nakakamatay. May hininga si Jesus, hiningang nagbibigay buhay. Kanino ka humihingi ng hininga? Kanino ka naghahanap ng kahulugan ng iyong buhay? On Easter Sunday, the Lord breathed on them and said, "Peace be with you, receive the Holy Spirit." Let the Lord breathe on you. Breathe the life of the Lord and stay living for the Lord and with the Lord. Happy Easter!